Hello Max Ford, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, Max Ford, pag-uusapan po natin ang mga sikreto kung paano maging strong ang LDR nyo ng isang lalaki. At kung handa na kayo lahat, magsimula na po tayo at muli, peace pa! At ang unang sikreto kung paano maging strong ang LDR nyo ng isang lalaki, maging creative kayo online. O bumaks pa dyan ang unang sikreto dyan kung paano maging strong ang inyong long distance relationship ng partner mong lalaki. Alam nyo mga kisipan ang isang mga dahilan kung bakit nasisira at talagang managhihiwalay ang mga nasa LDR ay dahil nagkakasawaan at naboboring. Totoo yan, ka-inspired. Eh ka-inspired, di ba, pag mahal nyo ang isa't isa, kahit LDR kayo, kahit wala kayo masyadong ginagawang kung ano man, hindi kayo maghihiwalay. Alam nyo mga kasupart, paano mo masasabi na nagmamahalan pa kayo kung hindi na kayo masaya at parehas na kayong nababagot? Diba? Kaya kapag LDR, dapat doble effort yan. Hindi mo sa doble effort siguro, may dagdag na effort kapag LDR. Siyempre magkalayo kayo eh. Dapat may ano dyan, medyo may gagawin kayong kakaiba. Kasi yung iba dyan, magkakasama naman. So, medyo kahit pa paano, advantage nila yun. Eh, paano kayo? Magkahiwalay kayo, magkalayo kayo. Buti nga ngayon, meron ng internet eh. May cellphone na. Alam nyo, nung araw, kwento sa akin, hindi ko naabutan eh. Pero ang kwento sa akin, pahirapan daw kasi sulat-sulat. Tapos, minsan, basta pahirapan pa daw kasi yun nga, sulat. Minsan, di pa raw dumarating. Minsan, telepono pa. Ka-inspired. Diba? Kaya alam ko, ngayon, mas okay na ngayon ang LDR kahit pa paano kumpara noong araw. Alam niya ng iba, yung iba sa inyo na may edad na. Diba? Pero kasi ngayon sa mga mapapayo ko sa inyo, dapat maging creative kayo online. Eh, ka-inspired, paano ba ang ibig mong sabihin maging creative online para maging strong kami ng boyfriend ko, ng mister ko? Kasi matagal na kaming LDR, baka nagsasawa na sa akin yun. Siyempre, mag-isip ka, siyempre, gamitin mo yung creativity mo. Yung pagiging malikhain mo. Halimbawa, habang nag-video call kayo, sabay kayong nagluluto. Habang nag-video call kayo, sabihin nating pinapanood niyo yung isa habang kumakanta. O kaya naman, may usapan kayo. Sa ganitong oras, kakausapin mo yung family niya o kakausapin niya yung family mo. O sabay kayong nanonood ng Netflix. Alam ko, merong ganun eh, sa setting, sa video call, sabay yung papanoorin sa cellphone nyo. May ganun eh. Basta maging creative kayo. Yan ka-inspired. Hindi yung puro na lang kayo chat o kaya kung ano nang mga pinag-uusapan nyo. Paulit-ulit na lang na ganun. Dapat maging may bago. Dapat may bago ko yung ginagawa sa pag-uusap nyo online. Hindi yung paulit-ulit na ganyan lang. Maging creative kayo upang hindi maboring ka at hindi rin siya maboring. Alam nyo, minsan kapag naramdaman natin yung pagiging boring sa isang relasyon, feeling natin hindi na natin mahal yung partner natin. Pero ang totoo, nababagot ka lang. Alam nyo, sa isang relasyon, kailangan laging binubusog ang isang relasyon. Dapat laging may spark at responsibilidad nyo pareho yun para manatiling mag-work ang isang relasyon. Dapat kapwa kayo nag-e-effort, hindi yung kapwa kayo naghihintayan sa isa't isa. Ka-inspired. Sa isang mga sikreto upang maging strong ang inyong long distance ng partner mong lalaki, dapat maging creative kayo online. At ang pangalawang sikreto, mga ka-inspired, kung paano maging strong ang inyong LDR ng lalaki, pakipag-communicate lang ng sapat. Yan ang pangalawa, ka-inspired. Alam nyo, huwag sobra. Alam ko kapag LDR, nasa long distance ka na relasyon, yun, syempre, mas namimiss mo yung partner mo. Minsan, lagi mo siya naiisip kasi nga, magkalayo kayo. Hindi kumpara naman sa lagi magkasama, di ba? Kaya minsan, yung iba sa iyo, nagiging needy. Nagiging masyadong makulit. Maya nagchat-chat, maya nagtetext, nagme-message, tumatawag. Huwag ganyan. Huwag sobra. Dapat sapat lang kung makipag-communicate ka sa boyfriend mo o sa husband mo. At dapat ka-inspired, hindi ka masyadong sobra kung mag-update. At huwag ka rin masyadong needy na
masyado mo siyang pinaghihigpitan or pinag-uutos-utosan na kung ano-ano, gusto mo lagi din siya sobrang-sobrang kung mag-update sa'yo, huwag ganyan. Dapat bigyan nyo pa rin ng oras ang isa-isa at matuto pa rin magtiwala, diba? Hindi yung porkit LDR kayo, gusto mo may at maya, video call. Pupunta lang sa ganyan, naka-video call pa. May gagawin lang saglit, gusto pa, sabihin pa. Dapat matutong umunawa, pagtiwala, at talaga namang ka-inspired. Bigyan ng oras ang isa't isa. Kapag sumobra ka sa pakikipag-communicate, yan sa lalaki na yan, sobra-sobra ang oras na binibigay mo at napakakulit mo, masyado kang demanding, sobra kang needy, at talaga namang ka-inspired, nakakasakal ka na sa inyong LDR ng lalaking mahal mo, ay darating ang panahon ay talaga namang ka-inspired siya na mismo ang lalayo sa'yo. Kaya naman, huwag mo siyang sakalin sa LDR. Talaga naman ka-inspired upang ang isang lalaki ay lagi pa rin sabik sa'yo. Hanap-hanapin ka at hindi ka talaga namang pagsawaan kailanman. At dumating ang araw na umabot kayo sa pagkakataon na muli na kayong magkita o magkasama ka-inspired. At ang pangatlong sikreto mga ka-inspired kung paano maging strong ang LDR nyo na lalakis, iwasan ang palaging panay selos at paghihinala. Yun ang pangatlo, ka-inspired. Alam nyo, sin sa mga sumisira sa isang relasyon, lalong-lalo na kapag kayo ay nasa long distance sa relasyon, ka-inspired. Sigurado ako hindi magtatagal. Kapag palagi kang ganyan sa lalaki, ay sigurado ako kung hindi ka niya iiwan, ay talaga namang ipagpapalit ka niya sa iba. Kaya tumigil ka. Iwasan mo yan. Matuto kang magtiwala, magpasensya, umunawa upang ang isang lalaki ay talaga namang hindi ka iwan. Alam nyo, sa personal nga, di ba? Medyo nakakaano yun, nakaka-irita yun. Panay selos, paghinala. Ganun din sa kapag LDR kayo ng partner mo. Alam mo yun, magkalayo na nga kayo, nalulungkot na nga kayo, tapos ganyan ka pa, ay ka-inspired. Eh bakit? Eh kasi yung boyfriend ko, yung mister ko, kaya naman ako ganito sa kanya, kaya naman ako nagsiselos, panahinala kasi may history yan eh. Anong history? Eh, nang-chicks yan dati ng babae yan. Tsaka, ano yan, lagi talaga babaero yan. Alam mo kayong spark, ngayon ka nagreklamo. Eh di sana kung ganyan din pala ang mindset mo lagi sa kanya, at ganyan ka lang din hanggang ngayon, eh dapat hindi ka na nakipagbalikan. O kaya naman hindi mo lang siya muling tinanggap kasi hindi ka rin makalimot at hindi mo rin mapigilan sa sarili mo na laging maghinala at magselos. Pinapahirapan mo lang siya, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Diba? Bakit? Porkit pag ginawa niya noon, lagi niya nang gagawin ngayon. Ang mindset kasi ng iba dyan, ka-inspired, lagi niya nang gagawin yan. Sapat di ka na nakipagbalikan. Kung ganyan ang mindset mo, ganyan pala mindset mo eh, ba't mo pa binalikan? O ngayon, nagre-reklamo ka. Parehas kayo nahihirapan ngayon, panahinala mo. Parang selos mo. May ebidensya ka. Kung may ebidensya, yan, sige. Pero kung walang ebidensya, puro ka ngawa, puro ka daldal, puro pakikipag-away ang pakikipagtalo yung nasa utak mo, wala ka namang ebidensya. Kung may ebidensya, sige, maunawaan kita. Kakampihan pa kita. Oo, kakampihan pa kita kasi may ebidensya ka eh. At dapat matibay yung ebidensya mo. Pero kung wala, puro ka lang hinala, puro ka lang selos, eh paano yan? Ano kung takakampihan dyan? Baka pati ako mamali sa'yo. Diba? Ganyan nga, no? Dapat, makita ko pa rin magtiwala. Diba? Eh, ka-inspired, paano yan? Bakit? May nakita ko. Ano? Huli ko may ebidensya. Yung ka-LDR ko, may iba. May babae. O may kalandian. Eh, pag ganyan, alam mo na. Tapos iwasan mo yan. O kaya naman, bigyan mo ng warning. O pag paulit-ulit ginagawa sa'yo, laging ginagawa sa'yo yan, at hindi nagbabago, eh, iwalayan mo na. Hindi nagbabago eh. LDR na nga kayo, ganyan pa. Diba? Ka-inspired. Eh, ka-inspired, mahal ko eh. Mahal ko, hindi ko siya kayang mawala eh. Pinagluloko ka nga eh. Nang bababae nga, diba? Eh, ka-inspired, hindi ko kaya eh. Ayan ang problema sa inyo. Masyado kayong marurupok. Pinatarantado ka na. Ginagawa ka na ngang
tanga-tanga dyan, tapos ginagawa ka ng uto-uto, alam mo na ang pinagluloko ka, alam mo na nga meron siyang iba, pero nandyan ka pa rin. Talaga naman ka-inspired. Bilib na bilib ako sa katangahan mo. Oo, ka-inspired. Ganyan ka talaga pinalaki. Alam mo, mag-isip-isip ka. Minsan lang tayo mababuhay sa mundo. Ganyan pa, diyan mo pa ubusin ang panahon mo. Lawakan mo kasi ang isip mo. Gamitin mo ang utak mo. Huwag laging puro puso. Napakaraming lalaki sa mundo. Unahin mo ang sarili mo. Ewan ko lang kung walang manligaw sa'yo. Ba't di mo subukan unahin sarili mo? Magpaganda ka, magpasexy ka. Tingnan natin kung hindi ka dumugin ng manliligaw. Baka pagdating ng araw, pag marami nang naliligaw sa'yo, pagtawalan mo na lang siya. Baka higit pa sa kanya yung manligaw sa'yo. Unahin mo sarili mo, puro siya. Diba? Alam mo, okay lang magmahal. Pero hindi na okay kapag sobra ka ng tanga. Diba? Sa mga sikreto, ka-inspired dapat may tandaan upang ikaw ay malinawan sa pag-ibig ka-inspired. At ang pang-apat na sikreto, ma-inspired kung paano maging strong ang LDR nyo na lalakis. Palagi maging tapat at totoo palagi. Opo, ma-inspired yung pang-apat. Alam nyo, kapag ganyan ka, ay napakabuti. Oo, napakainam. Lalo na sa isang relasyon na magkalayo kayo. LDR, dapat palagi kang maging tapat at totoo. Napakapalad ng lalaki kapag ikaw ang napunta sa kanya pag ganyan ka. Maging ganyan ka. Sana ganyan ka. Dahil kailangan yan. E ka-inspired. Bakit na naman? E ganyan naman ako. Totoo. Tapat. Siya ang hindi ganyan. Yung boyfriend ko, yung mister ko. Kaya na naman tayo eh. Kaya sabi ko lang kanina, pag hindi ganyan sa'yo, alam mo na gagawin mo. Kung hindi mo iwasan, kung hindi mo bigyan ng warning, eh layuan mo na, talaga nang hiwalayan mo na. Paghahabol din yan kung talagang mahal ka. Babalik din yan kung talagang mahal ka. Dapat pagsisihan niya. Kung easy to get, dapat paghirapan kanya. Kaya yung support. Pero isa-isa mga dapat na meron kayo pareho ha. Hindi lang ikaw, dapat pareho kayo. Maging laging tapat at laging totoo. Parang kanta yun ha, medyo lean na magdangal. Diba? Laging tapat at laging totoo. Alam nyo, pag hindi kayo ganyan, o isa man lang sa inyo, hindi ganyan. Hindi tapat, hindi totoo, ay nako, maniwala kayo, hindi kayo tatagal. Alam nyo, sa pinakamahirap na napag-aralan ko, yung sa LDR. Kaya bihira ko nga lang talaga yung content ko yung sa LDR. Kasi medyo komplikado talaga. Kailangan talaga pag pumasok kayo sa long distance na relasyon, ay dapat matatag ka, matapang ka, pasensyoso ka, pasensyosa ka, at talaga namang malawak ang pangunawa mo, patulong kang magtiwala, at talaga namang may plano ka, matibay ka, talaga naman ka-inspired. Para yan sa mga matibay at malalakas na tao. Ang long distance relationship, ka-inspired. Matibay ka ba? Patunayan mo. Marunong ka ba? Ipakita mo. Ka-inspired. So yung sa mga talaga namang dapat na sikretong malaman mo upang maging strong kayo ng ka-LDR mong lalaki, maging tapat at totoo, ka-inspired. At ang panamang sikreto, mga ka-inspired, para maging strong ang LDR nyo na lalakis, maging open palagi sa mga idea nyo at nararamdaman nyo na lalaki. O ba, makuspo nyo ng panlima. Alam nyo, sa LDR, napakahalaga na dapat open kayo ng partner mo. Open-minded, open kayo, expressive kayo sa nararamdaman, sa mga idea nyo, opinion, suggestion. Napakahalaga. Kasi kapag hindi ka totoo at talaga mang sunod ka na lang na sunod, kahit hindi mo gusto, oo ka lang, oo, dapat matuto ka rin magsalita. At i-open mo rin yung nararamdaman mo o sa isip mo, hindi yung mahihiya ka, natatakot ka. Diba? Dapat ganyan, ka-inspired. Kasi isa yun sa mga talaga namang sikreto na nalaman ko. Kasi dumaan din ako sa LDR. Oo, nung hindi pa ako. Talaga namang dumaan din ako. Alam ko yan, long distance relationship. Baka nga karamihan sa inyo, kalahati sa inyo, LDR. Diba? Tumadate ako dyan. Since sa mga talaga namang patunayan kong pinakatama. Kasi pag hindi kayo ganyan, kulang. Ano yun ka-inspired? Kulang. Kulang talaga. Kaya maging open sa mga nararamdaman. Mamaya, hindi ka open sa partner mo, hindi niya pala alam. Nagagalit ka na.
nagsasawa ka na, naiirita ka na. Tapos isang araw, sasabog ka. Na doon mo siya aawayin, doon mo siya dadakdakan, bubungangaan siya. Hindi siya aware, hindi niya alam, yan palang nararamdaman mo. Kaya super, kailangan ba lagi sabihin? Minsan, dapat. Hindi naman tayo manghuhula eh. Manghuhula ka ba? Ha? May kapangyarihan ka ba upang malaman ng eksakto ang iniisip ng partner mo? At ang kanyang nararamdaman, eksakto, dapat mong kaya mong malaman? O hindi, di ba? Kaya dapat kang magtanong at dapat ka rin maging totoo sa sarili mo. Sabihin mo siya na, oy, pwede ba? Huwag naman, hoy. O, kunyari, mahal, pwede ba? Kapag may gusto kong sabihin mo. Kapag may nararamdaman ka, sabihin mo. Pag may gusto ka, pag may ayaw ka, sabihin mo, para alam ko. At ganun din ang gagawin ko. Kasi, yun ang tama. Huwag tayo magtaguan ng nararamdaman. Baka isang araw, yun pa yung pagtatalunan natin. Baka isang araw, yung pang dahilan kung bakit tayo nag-away o naghiwalay. Dahil hindi natin alam kung anong totoo sa mga damdamin at isip natin. Kaya sa mga sikreto, dapat mong tandaan upang lagi kayong maging strong at tumagal kayo sa inyong LDR ng lalaki kayong spy. At ang mga sikreto, mga spy, para maging strong kayo ng ka-LDR mong lalaki, dapat mag-self-improve kayo pareho. Yan ang pangalan kayong spy. O ba mga spy, hindi lang ikaw. Dapat siyempre pati din siya. Lalo na siguro siya. Kasi lalaki siya. At ang babae, napaka-emosyonal. Lalo na kapag kayo, kasi may nature yung babae, na kapag nakita na yung lalaki, talaga namang pabayana, at talaga namang wala nang parang silbi sa lipunan, bumababa na rin yung value niya para sa'yo. Kahit sabihin mo pang mahal na mahal mo siya, ganun yan. Lalo na pag may anak na kayo, sige nga, pag hindi niya napapakain ng mabuti yung anak niyo, hindi siya nagpo-provide ng tama, mababawasan din yung pagmamahal mo sa kanya. Pero ikaw din, siyempre, mag-self-improve ka din. Dahil ka mag-ayos, magpaganda, yung ugali mo, personality mo, para hindi rin siya magbago sa'yo. Dapat mag-self-improve kayo pareho kasi nasa LDR na nga kayo eh, di ba? Para pagdating ng araw na makikita na kayo, pagdating ng araw na magkakasama na kayo, pares kayo nag-grow, pares kayo nag-improve, pares kayong talaga namang nagtaasan yung value. Hindi lang siya, hindi lang ikaw. Baka mamaya, nag-self-improve ka, siya hindi. Nag-self-improve siya, ikaw naman hindi. Baka sabihin natin magtakahan kayo niyan. Bakit ganyan yung naging tsura mo? Ba't naging ganyan ang buhay mo? Nung bago tayo maghiwalay, bago tayo magkakilala, okay na okay ka naman. Bakit ngayon naging ganyan ka? Talaga naman ka-inspired. Tandaan mo yan, malaki ang matutulong yan. Upang mas lalo kang mahalin ng partner mo at mas lalo mo rin siyang mahalin at maging strong kayo, ka-inspired. At mapitong sikreto, mga ka-inspired, para maging strong ang LDR nyo na lalakis. Dapat pagplano kayo ng pampito ka-inspired at pinakahuli. Alam nyo, mga ka-inspired, napakahalaga nyan sa LDR na relasyon. Kapag wala kayong plano ng ka-LDR mo, siguradong wala rin patutunguhan ang pag-iibigan nyo. Walang plano eh, di ba? Pag walang plano, walang goal. Para magkaroon ng plano, dapat may goal. Ano ang goal nyo? Siyempre, ang goal nyo is magkita, magkasama, at talaga namang panghabang buhay na magmahalan. Kung ganun ang goal nyo, dapat magplano kayo. Anong plano? Dapat matipon. Dapat magsumikap, magtrabaho ang isa. At talaga namang kapag nakaipon na ng sapat, magplano kayo saan kayo titira, saan kayo magpapakasal o sabihin natin ano yung mga susunod yung step pag nakauwi na siya o pag nakauwi ka na. Magnegosyo ba kayo? O dito na lang ba kayo magtatrabaho? Ano bang plano nyo pagdating sa financial? Diba ganyan, hindi yung mula lang, puro lang kayo landian, puro lang kayo lambingan, puro lang kayo sweet-sweet, puro lang kayo nag-uubos ng oras araw-araw, hindi naman kayo nagpa-plano. At dapat kung may plano na kayo, dapat gawin nyo yung plano nyo, hindi lang puro plano, hindi lang puro sulat sa papel, hindi lang puro plano sa isip. Dapat kilusan nyo, dapat mag-take kayo ng action. Gumawa kayo ng paraan para maisokatuparan ang plano nyo upang talaga namang magtagumpay kayo sa inyong long-distance relationship ka-inspired. So, Max Pod, yun lang po. Maraming salamat po, Max Pod, sa pagtapos po ng vlog nito. Tapos, hindi pong kalimutan na mag-like.
comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po nagsubscribe, subscribe na po Max Pro, click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advice, pakimesh na po ako sa Facebook and po yung profile picture ko at pakichat ako sa Messenger. Ako mismo magre-reply sa inyo pag usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, makikispart, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!